Magandang araw sa lahat. Kami nga pala ay ang pangkat-anim. At sinusuri naming nobela ay tungkol sa gapo ni Lolahati Bautista. Ang aming nobela ay tungkol sa gapo ni Lolahati Bautista. Gapo ni Lolahati Bautista ay malinaw na sinasabi na ang buong takbo ng istorya ay nasa mga pangyayari sa Olongapo. Ang mga Pilipino sa gapo ay biktima ng diskriminasyon at pang-aalipin ng mga Amerikanong mapang-abuso. Ang pamagat ay naghahatid ng kahalagahan na mabigyan pansin ang mga pangyayari sa Olongapo. Si Lolahati Bautista ay isa sa pinakatanyag na Pilipinong nobelista. Ila sa kanyang mga akda ay dekada 70, Bata-bata paano ka ginawa, at Gapo. Si Bautista ay pinanganak sa Tondo, Maynila noong 2 ng Disyembre 1945. Nakapagtapos siya ng elementarya sa Emilio Jacinto Elementary School noong 1958. At sekundarya sa Torres High School noong 1962. Siya ay pumasok sa Lyceum University of the Philippines sa kursong Journalism. Ngunit nag-drop bago paman matapos ang kanyang unang taon. Pamagat kulang sa formal na pagsasanay, si Bautista ay naging kilala sa kanyang makakatotohanan at matapang na paghayag sa mga isyong kinasasangkutan ng mga babaeng Pilipino. At sa kanyang makabagbag damdamin na pagpapakita sa babae na may mahirap na sitwasyon sa bahay at sa trabaho. Pahalagang pangyayari sa lipunan sa panahon ng pagsulat ng nobela, ang pangyayaring nagaganap ay ang pagsakop sa ating mga Amerikano. Ngayon naman ay dumako tayo sa talasalitaan. Ito ang mga salitang nababasa natin sa nobelang Gapo ni Lolahati Bautista. Una, ang parity rights. Pagbibigay ng pantay na karapatan sa mga Amerikano at Pilipino na gumamit at linangin ang likas na yaman ng Pilipinas. Ito ang kapalit ng pagbibigay bayad pinsala sa ating mga Amerikano matapos ang World War II na nagkakahalagang 620 milyong dolyar na ganap ang kasunduan sa pagitan ng dating presidente ng Pilipinas na si Sergio Ospeña at dating senador ng Estados Unidos na si Millard Tydings. Ang pangalawa naman ay Yarn Bird. Ayon sa nobela, nakatutuwaan umano ng mga Amerikano sundalo ang mga ibon na tuwiang dumadapo sa kanilang barko at kinakain ang tinapay na kanilang inihahagis dito. Kaya kanila itong tinawag na Yardbird, subalit sa hindi malamang kadahilanan ay kanila itong ibinansag sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa base na ang ibig ipakahulugan ay patay puto. Ang pangatlo naman ay ang Guardemet. Ito ang palaging sinasabi sa sundalong kano na si Johnson kay Modesto sa loob ng base. Sa ibang salita ay ginagardemet o minumura sa tuwina. Naniniwalaang ito ay may pakahulugang goddammit. Ang ikaapat naman ay Yan Key. Iba pang katawagan ng mga Amerikano o kano. Ang ikalima naman ay G.I. Baby. Tawag sa isang batang anak ng Amerikano at isang Pilipino. Madalas na ibinansag sa mga batang gaya ni na Mike sa kanyang pilit na itinatanggi kahit sa kitang-kita na siya na isang G.I. Baby sa pisikal na kaanyuan. Ngunit ang kanyang puso ay Pinoy na Pinoy. At ang panghuli naman ay state side. Salitang slang para sa mga Estados Unidos, alinman bagay
na galing sa Amerika tulad ng mga pagkaing stateside, iba pang salita para sa imported. Ang mga tauan sa nobelang Gapo ni Luhalhati Bautista. Michael Taylor Jr., ang kanyang mga ginawa. Isang folk singer na G.I. Baby na magaling sumuri ng tama at mali. Ang dahilan ng kanyang kilos ugawa, siya ay galit sa mga kano dahil sa pagiging irresponsable sa mga ito at dahil isa siya sa mga naging bunga ng pambibiktima ng mga kano sa Pilipinas. Makabansa siya at ipinagtatanggol niya ang ating bansa sa kanyang sariling paraan. Magdalena, ang kanyang mga ginawa. Isang mabuting kaibigan kay Dolores, isa sa mga babae nag-ambisyon na makarating sa Amerika. Ang dahilan ng kanyang kilos o gawa. Naapektuhan ng kolonyalismo at dahil dito ay tinatangkilik niya ang mga produktong kano. Alipio, ang kanyang mga ginawa. Isang bakla na nagkagusto kay Modesto. Siya ang nag-alaga sa kanyang pamangkin na si Jeffrey nang umalis ang kanyang kapatid na si Alice. Ang dahilan ng kanyang kilos ugawa. Mapagkalinga siya ngunit ang kanyang kahinaan ang maaaring hindi magandang impluwensya niya sa kanyang pamangkin dahil sa kanyang kasarian. Kaya nang dumating si Richard Holloway, ay agad siyang nahulog sa bitag nito. Modesto, matatag na lalaki dahil kinaya niya ang masasakit na salita ng mga kano. Ang dahilan ng kanyang kilos ugawa. Ngunit sa kabila ng katatagan niya ay mahina pa rin siya dahil ginagawa niyang panlutas ng problema ang alak. Dolores, isang babae ng magutom ay nagbenta na pati ng katawan na buntis ni Michael Taylor Sr. Ngunit di siya binalikan nito. Ang dahilan ng kanyang kilos ugawa. Ngunit sa kabila na nito, baka tatag siya at isinilang si Michael Taylor Jr. William Smith. Ang kanyang mga ginawa. Isang responsableng kano na pinakasala ng isang Pilipina nang mabuntis. Palakaibigan siya at hindi na nanapak ng ibang tao. Ang dahilan ng kanyang ginawa. Siya ay pipeng tumutol sa mga kamalian ng kanyang mga kalahi. Johnson, isang mapanlait at marahas na kano. Ang dahilan ng kilos o gawa. Minamaliit niya ang kakayahan ng mga Pilipino. Richard Holloway, ang kanyang mga ginawa. Palakaibigan na kano, subalit masasabi na minamaliit rin niya ang kakayahan sa buhay ng mga Pilipino dahil di siya makapaniwala na mayaman ang amo ni Edna. Ang dahilan ng kilos ugawa. Nakakapuot na siya ay nasilaw din sa kinang ng pera sa huli. Jeffrey, ang pamangkin ni Ali na lumaki sa ibang bansa. Ang dahilan ng kanyang kilos ugawa dahil ito ay naapektuhan din ang pamumuhay doon ng kanyang pag-uugali kaya naging pasaway ito. June, anak ni Bondesto na labis ang pagnanais na makapagtrabaho sa base. Ang dahilan ng kanyang kilos o gawa, siyang dahilan ng pagkapahiya ni Modesto kaya naubusan ng pagtitimpi. Steve Taylor, may tuturing na kakaiba sa lahat ng kano dahil may pag-aalala at respeto kay Magna kaya magkasundo niya si Mike. Ay dahilan ng kanyang kilos o gawa, ngunit sa huli ay manluloko rin pala. Siya dahil di niya sinabi kagad na mayroon na siyang naiwang pamilya at inais pa niyang ipalaglag ang bata sa tiyan ni Magna. Narito naman ang buot ng nobelang Gapo na isinulat ni Luhalhati Bautista. Nagsimula ang kwento sa isang freedom ad, isang bahay aliwan na matatagpuan malapit sa base ng mga Amerikano.
na kung saan dito nagtratrabaho bilang isang manunugtog ng gitara si Michael Taylor Jr. o mas kilala bilang pangalang Mike. Siya ay may maputing balat, blanding buhok na nakuha niya sa kanyang ama. Alam niya na sa kabila ng kanyang kaanyuan ay nananantay pa rin ang dugo ng isang Pilipino sa kanya, na nagmula naman sa kanyang ina, na si Lourdes. Si Lourdes ay isang babaeng nagbibenta ng aliw. Lumilika rin siya ng mga awiting isinulat sa wikang Filipino na tumutulig sa kung hindi naman ay tumutukso. Sa mga Marenong Amerikano na nakikinig sa kanya dahil sa pag-aakalang purong Amerikano ang kumakanta. Ipinapakita ang sigalot ng pangyayari sa lahing puti at itim sa pamamagitan ng higit na pagpapahalaga ng waiter at waitress sa dayuhan kumpara sa mga Pilipinong naroon. Ito ay dahil sa mentalidad na mas mahalaga o mas mataas ang tingin o halaga ng dolyar kaysa sa piso. Subalit kapag ating susumahin ito, ay pareho lamang ang halagang ng dolyar at ang piso. Ito ay nagbunga ng away ng mga customer sa loob ng bahay aliwan. Ikwento rin ito dito ang kulturang informal sa pakikipagrelasyon ni Magdalena. Si Magdalena ay isang babaeng nagbebenta ng aliw at kasama sa bahay ni Mike at Steve. Si Steve ay isang Marinong Amerikano na nakadestino sa base. Hindi nawawala sa kwento si Modesto, isang Pilipinong may kilalang posisyon sa base, na laging tumatambay sa Freedom Ann. Si Ali naman ay isang baklang nagtratrabaho rin sa Freedom Ann at karelasyon ni Richard. Dumaloy ang kwento sa pagpunta ni Modesto sa mga gawi ng isang Magdalena kapag nariyan ang mga Amerikano na ayon sa kanya, masyado siyang nagpapauto sa mga nais mangyari ng mga dayuhan sa kanilang katawan upang maibsan ang suliranin ng sikmura, maging ang suliranin ng kalooban ng at puso. Ipinakita rin sa storya ang pagkahumaling ng mga Pilipino na si Magdalena bilang referensya sa mga stateside good na ibinebenta lang dito ng mura dahil patapon na produkto na ito sa Estados Unidos. Isinasalaysay din ang naising ipakilala ni Mike ang sarili hindi bilang Amerikano kundi bilang isang Pilipino dahil sa pagkainis niya sa mga kilos, isipan at pag-uugali ng mga dayuhan. Dahil sa kaibang kulay na taglay, napasok siya sa away ng lahing puti at lahing itim na kriteryo ng mga kayumanggi. Sa paraang ito, ipinasok ng author ang hidwaang mas magaling ang mga puti at pagtratong alipin sa mga itim. Tinumbok ng kwento ang pangunahing suliranin sa pamamagitan ng pagkwento ng buhay ni Modesto sa loob ng base. Si Modesto ang tinatawag na yarn bird ng mga Amerikano bilang insulto ng paghahalintulad sa mga uwak at maya na tumutuka ng kahit anong mismis o butil na tipa-tipa sa loob ng base. Sa kabila nito ay tinitiis ni Modesto ang pag-aalis lipusta sa kanya at pilit na itinatayo ang winawasak na dignidad sa oras ng kanyang paglabas sa base. Ipinapakita sa yugto ng kwentong ito ang diskriminasyon sa pagitan ng puti at kayumanggi sa loob ng base. Nagkaroon ng alitan sa pagitan ni Johnson, isang Marinong Amerikano sa loob ng base, at si Modesto. Mas maliit ang sahod ni Modesto kumpara kay Johnson. Kumpara sa mga puting Amerikano, ang posisyon ng Pilipino upang tumugma sa sahod na ibinigay sa kanya. Lalo pang nagpasidhi ng galit ni Modesto ang malaman ng kanyang anak na si John na mali ang ikinukwento na respetado ang kanyang ama. Tumuloy ang kwento sa kagustuhang buuin ni Modesto ang kanyang nasirang dignidad,
sinasarili niya muna ito, ang kanyang problema at hindi nakipag-usap sa kanyang asawa at maging sa matalik niyang kaibigan sa loob ng base na si William Smith, isang puti sa base. Dumating ang araw kung saan punong-puno na si Modesto kung kay Johnson, nang ipinagdiktahan nito ang pagtawag kay Modesto ng Yarnbird. Nagkaroon ng kaguluhan at napatay ng isang Amerikano si Modesto. Nariyan si William na umaawat at tumutulong kay Modesto, ngunit wala siyang nagawa. Ang pangyayaring ito ay nagbunsod ng pagbabago sa pananaw at pag-uugali ng iba pang mga tauhan. Si Modesto ay hinaharap ang mga itim at taas noong sinabi na Pilipino siya at kapareho nilang galit sa puti. Si Magda na nagkaroon ng panibagong perspektiba sa mga estate side goods dahil sa mga pangaral ni Modesto. Ang sumunod sa kwento ay nagsasalaysay ng pagbabago sa mga karelasyon ni Magdalena at ni Ali. Nabuntis si Magda at nais ipalaglag ni Steve ang dinadala nitong sanggol dahil may asawa at anak ito sa Estados Unidos. Napatay ni Mike si Steve dahil sa kawalang pagpapahalaga kay Magda. Ginulpi at halos patayin si Ali ng kanyang karelasyon upang makatakas dahil pera lang ang habol nito kay Richard. Sa kanya, sa huli ay nagkaroon ng diwa ng pagdadamayan sa pagitan ng mga kayumanggi at sa kabila ng kanilang dinadanas sa mga dayuhan na sariling tinubuang lupa. Ayun lamang ang buod ng kwentong nobelang Gapo. Pagsusuri ng nobelang Gapo sa mambabasa, una ay ang bisa sa isip. Marami akong natutunan sa nobelang Gapo, ngunit tumatak sa aking isip kung gaano kagrabing diskriminasyon ang dinanas ng mga Pinoy sa kamay ng mga Amerikano. Simula sa pool, tayong mga Pilipino ay kinukutsa dahil sa ating kulay kayumanging balat at pangungilong. Sana'y may pamulat sa lahat ang pang-aapi na ating dinaranas. Ang diskriminasyon ay isang malaking rason kung bakit maraming tao ang nagpapakamatay at nagpapatiwakal. Ang pagbibigay respeto o galang sa bawat isa ay isang malaking pagbabago para sa lahat. Lahat tayo ay pantay-pantay saan man siya galing, kahit maitim man siya o maputi, matangos o panguman ang kanyang ilong, kahit ano pa siya, nararapat lamang siyang bigyan ng respeto at dapat siyang igalang. Mahalagang pagtuunan ng pansin ang diskriminasyon dahil ito ang nagpapabago sa takbo ng buhay ng isang tao. Hindi ito kailanman nagdulot ng magandang epekto. Ang ikalawa ay ang bisa sa damdamin. Naawa ako sa kalagayan ni Mike dahil itinakwil siya ng mismo niyang kalahi. Sa hirap na nararamdaman ng isang half Filipino, half American na kagaya ni Mike, naiintindihan mo siya. Sa tingin ko'y litong-lito siya sa mga pangyayari dahil ang anyo niya kano samantalang ang puso niya na may Pinoy. Mahirap nga naman ang kalagayang ganyan. Lalo na kung sarili mo pang kalahi ang magtatakwil sa'yo dahil sa naiiba mong kulay. Sa halip ng mga ito'y hanga rin naman ako kay Mike dahil napanindigan niya ng pagiging Pinoy at hanggang sa huli naipagtanggol niya ng kahit papano ang nalalabing dangal ng mga Pilipino. Nagsusunod-sunuran lamang sa mga Amerikano, walang ginawa kundi manigaw at mag-utos. At ang ikahuli naman ay ang bisa sa kaasalan. Ang pagiging matapang at mapagtimpi ni Modesto ay nagdulot ng magandang epekto sa lahat. Sa bawat pagsubok na dumaan sa buhay ng tao ay kinakailangan niya ng tapang upang hindi agad sumuko sa mga hamon ng buhay. Lahat ng problema ay may katapat na solusyon. Mahalaga ang pagiging matapang dahil hindi tayo basta-basta naaapi kapag marunong tayong ipaglaban ang ating mga sarili. At ay dumako tayo sa ikalimang pagsusuri ng nobela, ang tema ng nobela. Ang tema ng aming nobela ng Gapo, dekada 70 ni Luwalhati Bautista, ito ang pinakauna niyang ginawang nobela. So, talaga namang matagumpay na naihain sa mambabasa.
ang pinakadiwa ng akda. So, ang mapait na katotohanan sa matamis na pagsasamahan ng dalawang bansang naging magkaibigan pagkat nagtulungan noon at matapos ang ikalawang pandaigdigang digmaan. At Estados Unidos, pamantay ay hindi maitatawag na makalinda ang imahe sa atin ng alimang bagay, produkto o kaya'y tao basta galing sa Amerika ito. Subalit sa nobelang ito ay nahatid natin na ilang mga bagay na o kapansin-pansin lamang, subalit bakit di mabatid ang isaman sa atin? Pagsusuri sa layunin ng may akda. Ang tunay na layunin ng pagsusuri ng may akda ay may ulat at buksan ang kamalayan ng bawat Pilipino sa tunay na sitwasyon ng bawat isa maging ng bansa noong dekada 70 o panahon ng martial law. Nais ni Bautista malinawagan ang isip ng bawat isa upo sa mga totoong pangyayari noong panahon na iyon. Ninais din ni Bautista na ipakita sa mga kapwa niya manunulat na hindi sila dapat matakot. Ninais din ni Bautista na ipakita sa kapwa niya manunulat na hindi sila dapat matakot sa nailabas na ilathala ang kanilang mga aklat kahit na ano pa man ang mangyari. Ninais ni Bautista na sa pamamagitan ng kanyang akda ay muli maibalik ang kalayaan sa paglalathala ng tunay na kahangang-hangang akda. Sa Toryang Pampanitika naman tayo, para sa amin ay iba't ibang tsura ang maaaring maiugnay sa nobelang gapo ni Luwalhat ni Bautista. Dahil na rin sa layunin itong unti-unting gisingin ang kamalayan at kaalaman ng mga mababasa sa bawat kabanata na nagpapakita ng magkakaibang katangian sa bawat isa. Subalit, matatiling nagkakaugnay. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa nakita kong tsurang pampanitikan na nakapapaloob sa nobela. Ang una ay ang Turyang Humanismo. Ang layunan ng pampamitika nito ay pakita na ang tao ang sentro ng mundo, ay binibigyang tuon ng kalakasan at mabuting katangian ng tao, gaya ng talino, talinto at iba pa. Pangalawa naman ay ang Turyang Realismo. Ang layunin ng pamitikan na ipakita sa mga karanasan at nasasakyan ng may mga akda sa kanyang lipunan. Sumakatuwid, ang panitikan ay hango sa totoong buhay ngunit hindi puwerang totoo sapagkat isinasaalang-alang na may akda ang kasiningan at pagkaepektibo ng kanyang isinulat. Dumako naman tayo sa pangatlo, ang Turyang Feminismo. Ang layunan ng panitikan ay magpapakita ng kalakasan at kakayahang pambabae at iangat ang pagtingin ng lipunan sa mga kababaihan. Madaling matukoy kung ang feminismo isang pamitikan sapagkat babae o sagisag babae ang pangunahing tauhan at ipinapahayag ang mabuti at magandang katangian ng tauhan. Ngayon naman sa pang-apat na tayo, ang Turyang Archetypal. Ito ay pinakita ng mga mahalagang bahagi ng akda sa pamamagitan ng simbolo. Ngunit hindi basta-basta ang masusuri ang mga simbolong may akda. Ang tema ng panitikan sapagkat ang simbolong nakapaloob sa akda ay magkaugnay sa isa't isa. Ang lahat ng simbolo ay naaayon sa tema at kusiptong ipinapakita ng may akda sa mga mambabasa. Dumako naman tayo sa panghuling Turya, ang Turyang Historical. Ang layunin ng pamitikan ay ipakita ang karanasan ng isang lipi ng tao na siyang nagsasalamin sa kasayan ay bahagi ng siyang pagtakubo. Nais din ng nitong ipakita ang kasaysayan ay bahagi ng buhay ng tao at mundo. Yan lamang po at maraming salamat. Muli, ako si Junaline Mutyasa, ang inyong mag-uulat ngayon. Ngayon naman ay sasagutin ko ang tanong na kung maari bang basahin ang gapo. Oo, ang gapo ay napakaganda at hinihikayat ko kayong basahin ito. Ang obra maestra ni Luwalhati Bautista na gapo, bagamat kanyang pinakaunang nobelang ginawa, ay talaga namang matagumpay,
na ihain sa mambabasa. Ang pinakadiwang akda, ang mapait na katotohanan sa matamis na pag-asang na pagsasamahan ng dalawang bansang naging magkaibigan. Pagkat nagtulungan noon at matapos ang ikalawang pandaigdigang digmaan, ang Estados Unidos at ang Pilipinas. Bata pa man tayo ay hindi na maitatawang napakaganda na nag-imahe sa atin. Alinmang bagay, produkto o di kaya tao basta galing sa Amerika ito. Subalit sa nobelang ito ay nabatid natin ang ilan sa mga bagay na oo, kapansin-pansin. Subalit, bakit di batid ng isa man sa atin? Sa sitwasyon ng mga pangunahing tauhan na sina Mike, Magda, Modesto at Ali, at naging mga Pilipino na dihamak na sangkot sa istoryang ito, ang Gapo ay isang nobelang puno ng magagandang aral. Ang lipunan na ating ginagalawan ay wala pa rin pagbabago. Naroon pa rin ang diskriminasyon ng bawat isa batay sa balat, anyo at pinanggalingan ng isang tao. Tila ang ganitong issue ay hindi na magbabago dahil kahit sa ang panig magpunta ang mga Pinoy ay nadidiscriminate pa rin sila dahil sa kulay ng balat at pangon nilang mga ilong. Sana'y mamulat ang mga tao na hindi maganda ang dulot ng diskriminasyon. Kaya ngayon, bilang isang kabataan, dapat tayo ang mamuna sa pagrespeto at pagbibigay galang sa mga kapwa natin. Kahit man sila ay merong pangilong o kahit man sila ay maitim, ay dapat silang irespeto. Yun lamang po at maraming salamat.